kasama-sama dyan. Kasama pati ang mga distributors, mga malalaking movie outfits, TV network, so lahat pati theater owners kasama. So kasi parang kung gusto natin buhayin, at then kung naging successful yung project, lahat naman makikinabang eh, di ba? So hindi lang naman yung movie, it's not about one person na kikita or magbe-benefit dun sa ginagawa. It's for the whole. Mark, hindi mo magkakaroon problema sa star complex ng mga syempre? Ay, we're hoping na hindi. Yun nga ho yung sinasabi namin, yung billing-billing na sinasabi ni Sen kanina, na sana wala na munang ganun, na isang tabi muna natin yung mga ego. Yung mga ego natin, and let's do it for one purpose only, to help the industry. Ano nakikita mong problema kung sasakali? Schedules lang. I hope yung schedules magkatapos. Si Senator Bongbat, siya kasi Robin, walang problema. I cannot say that, pero as of now, wala naman siguro, di ba? Wala naman problema. I don't know kung meron ba silang problema personal, pero I think wala naman. Wala naman ditong parang against Duterte side or meron? It's about the movie industry yung pinag-uusapan nyo eh. Kasi kami, parang Tito Sen is there, coming from the other network, kami, Coco is coming from the other network, di ba? So, puro mga action stars lang to. For the action movie. Parang Expendables nga. So, si Senator Tito mag-action din? I think kahit small role siguro, payag siya. Doesn't need na mag-action pa siya, di ba? Pero he's on board. Yun ang importante siya. Mark, yung passion niyo sa pelikula, nando dun pa rin ako katulad ngayon. Oo naman. Siyempre, hindi naman mawawala yun. Wala naman kami rito kung hindi dahil dun. So, very thankful. Kumbaga, pag kinalimutan mo yan, anong klaseng tao pa. Di ba? So, yun naman yun sa amin lagi. Pero Mark, kumusta naman ang family? Kumusta naman ang takbo ng buhay, may asawa? Okay naman. Yung mga anak ko medyo nafe-feel ko tumatanda. Ilan na, Mark? Mark, ilan? Tatlo. Dalaga na yung anak ko, 12 years old. Four girls. Walang mag-aartista, walang gustong... Yung panganay ko gusto. Pero right now, wag muna. Kasi pinag-workshop ko na sa Star Magic din. So, meron na mga ganun-ganun para ma-feel lang niya. Pero right now, priorities, education. Pero si Tanya ba, wala nang balak talaga? Meron. Lumalabas-labas naman siya eh. But right now, kasi medyo nag-break muna because medyo yung bunso namin naghahabol. Naghahabol sa kanya. So, hindi pa niya maiwanan. Kasi, 3 years old po. Kasi nung first year nung bata pa lang, sanggol pa. So, kaya pa niya lumabas. Lumabas siya ng blood sisters. So, okay naman pala sa'yo. Okay sa'yo. Well, never naman naging issue sa amin. Bawal. Pero siyempre, priority lang niya as of now is yung bata. So, but that's why very thankful naman ako. May nag-aalagan. Ako naman yung nagtatrabaho sa kabila. Hindi nagkaroon ng problema yung marriage ninyo, no, ni Tanya? Wala naman. Paano ginawa? 13 years na yata kami. 13. Going 14 next year na. Naging part kayo ni Senator ng probinsyano. Yes. Naging close kayo sa DSCBN kay Coco. How do you feel na ngayon may threat si Pangulong Digong sa hindi pagre-renew ng franchise ng DSCBN? We're hoping na kasi hindi kami makapag-comment sa issue eh. It's a personal issue, di ba? Wala naman technicalities or anything. So we're hoping na the two groups, sila, si Presidente at saka ang ABS, magkaupuan minsan, magkamalinawan po. Ano ba talaga? Baka pwedeng pag-usapan, ayusin na lang. Kasi sa kanila lang naman yung pinag-uusapan. Ang concern lang naman namin, if it will go down the line, yung mga mawawalan po ng trabaho. Ngayon lang naman, isa na ako dun sa mawawalan. So hindi ba pwedeng mag-mediate yung mga malalaking ngayon, katulad nila? Pwede naman. I mean, marami. Tito Sen is there, nagme-mediate. Nandun kami. Ano concept nyo na si Duterte? Bongo. True Bongo. Kasi kasama namin siya sa house at saka yun yung mga malalapit kay Presidente, di ba? So, pwede naman pag-usapan. Pero hanggang ngayon matigas pa din. Wala pa kaming feedback. So, hoping by January, alam ko final na sa lower house. Pero aantayin lang namin. Pero kasi, given the time frame that we have now, is it still possible? Yes. Everything is possible po. Once naayos naman lahat yan, siya sa passage naman from Congress and then sa Senate, then tapos na, pipirmahan lang yung Presidente. Anong chances? Right now, 50-50. Hindi ko pa alam kung ano. Kasi wala pa hong gumagalaw eh. I mean,
sabi nila by January pa. Dahil hindi pa naging priority as of this month dahil because of SEA Games. So, ang daming issues na inayos nila. Mm-hmm. The budget is there. So, they're hoping by January, gugulong na yung sa franchise. Pero sa pagkakaroon, sorry. Is it true kung na, ano, na pwedeng i-veto ng presidente? Kaya naman, yes. Kaya i-veto. Kaya i-veto ng presidente. Once na may powers po ang presidente. So, bibito, ibabalik sa Congress. So, we'll see. Kaya nga sabi ko, ang hope, ang chance natin, eh, sana magkausap sila. Mm-hmm. Maayos po yan for the sake of the many Filipino people na nagtatrabaho sa industriya na mawawalan talaga ng problema. Mark, sa pagkakala mo, ano ba talaga ang pinagmulan ng problema? Tanong problema? Hindi ako masyadong aware, familiar dun sa kung saan nagugat yung issue. Pero I just heard si Presidente, of course, nagsasalita sa national TV na about campaign ads. Hindi naman tayo makakapag-comment dun because it's a technical aspect. Yes. Eh, kahit din naman kami, nagpe-place lang ng ads. Wala naman sa decision namin na gusto namin ito. Mm-hmm. Hindi ko rin alam on the part of ABS kung sinong department ang may hawak ko. So, hindi ko kami makapag- Tsaka meron pa yung utang or something, ganyan. Tapos yung sa tax daw, billions of pesos na dapat bayaran sa TV. Billions of pesos, I'm not masyadong familiar about the tax. Yun lang yung sa campaign na iniip na. Yun lang ang alam ko about. Nag-started because of the campaign place ad, political ad. Doon nung nagsimula eh. So I don't know kung ano pa yung iba. Kaya nga sabi ko, at the end of the day, kung pwede naman mag-usap, pag-usapan na. But personally, would you vote for? For renewal? Yes, definitely yes. 100%. It's not only for ABS, but all the networks na nandyan. Kasi trabaho po yan eh. I mean, industry yan eh. Kahit nga kung i-re-renew yung Regal, papaboro ko dyan eh. Siyempre, I mean, di ba? It's a industry kailangan tulungan. Hindi dahil nasa ABS ka, pabor ka sa ABS, hindi dahil nasa nasa GMA ka, nasa TV5 ka, or some other nito. Pero lahat. Since may close ka nga kay Coco, would you know kung may preparations niya na siyang ginagawa? I don't know. Ginagawa? Wala namang kami pinag-uusapan. Kasi ano yun? So within ABS, wala namang usapan na kunyari, ganito yung magiging alternative natin. Wala po, wala. We don't know anything. But I'm sure. ABS is ABS. It's a big company, so meron silang mga think tank on just in case if it meron location. Meron naman siguro silang ano, backup plans or option, 'di ba? Call artista so far wala. Wala pang notice sa mga artista, wala pang sinasabi sa amin. So, I think everybody's hoping na marinig ito. May pinaikot na petition letter. Sa tingin mo makakatulong 'yon para ma-convince pa I hope. Kasi alam ko, yung petition letters are coming from individual person groups na talagang maapektuhan kapag hindi ko na-renew yung franchise. So, I mean, at least may sumusuporta, di ba? May mga kanya-kanyang inisyatibo. So, tuwan-tuwa naman ho kami rin. At least hindi lang kami ang nagsusulong. I mean, hindi lang tayo. Marami naman talaga. Not for anything else. Not because hindi ka maka-Duterte ka. No, it's not. It's about the industry at saka yung trabaho. Yun ang objective. Mahirap yung ganito na meron kang inaasikaso sa ABS tapos tatay mo malapit sa nasa politics. Yung parang kinakailang gumawa ka ng milagro para makatulong. No, hindi naman. I mean, actually, hindi mahirap. Or kayo, eh. Actually, blessing pa nga kasi nasa position kami. And not everybody is nabibigyan ng ganyang oportunidad. So, sinasamantala lang din namin na at least pwede kami mag-bridge. Isa kami dun sa pwedeng maging bridge na makatulong talaga. So, ilan kayo nag-bridge? Nag-bridge right now, kami po, sa on our part. Ginagawa namin yung part namin para makatulong. So, I don't know with Senator Bong, with Manny Pacquiao, Senator Pacquiao, with Senator Vito. Sina TV. Sina Congresswoman V. Siyempre, kanya-kanya mo yan. But at the end of the day, magkikita-kita kami pag pumasa na sa Senate talaga. So, antayin mo namin yan. So, but now, meron kami mga kanya-kanyang input. What's your take? Senator Grace Poe is also there, di ba? Just in case, na mangyari na hindi ma-renew yung franchise, anong take mo dun sa... Of course, nakakalungkot po yun. But as an individual, sabi ko nga, isa ako sa mga mawawalan ng trabaho. And
But mas concerned ako, aside from myself, is yung mas mga maliliit na tao. It's going to be a first in case. Ano po? Hindi naman. Na, mag, ma, na merong station. No, it would be the second. Kung, but from the 1986 Constitution, so it would be the first. It would be the first of this kind. Yes, oh, as, yan pala. So, nakuludwag naman. Si Vice Ganda, close kayo pa mo nung Digong. Wala ba siya? Ah, hindi ko masagot eh. Kasi hindi ko naman sila nakakakwentuhan. Personal kasi yan. So, kumbaga kami, we're doing our part. As kami. It's not because affiliated kami sa ABS, galing kami probinsyano. When you say kami, you and your dad? Me and my dad. Kami. Pero malaki yung mga pekwa ng popularity ni Digo. Kung sasakali. I don't know. Sana huwag naman umabot ko doon. Mark, last time kasi ang talagang tigas ni President Digong sa pagsasabing, you're out, diba? Ngayon ba lumalambot na mga... Ah, sana. For the spirit of Christmas. Parang hindi pa yan, no? Parang nire-remind niya pa ba? Pwede pang kay Presidente, hindi ko masyadong, hindi ako masyadong familiar kay Presidente on personal side. Although, before, yung kukross yung mga path namin, as politicians kami, di ba? One go in the government, so, pero as close, hindi masyado. Ano sabi ni Bongko? Hindi sa... ko nakakausap siya si Senator, si Erpat sang nakakausap niya. Not... May nag-quote kay Senator Bongko dati, sabi daw, ano, nung mahirap din si Boss, hiluten pag ayaw-ayaw. Maybe. Siguro kilala niyo. Kung merong mas nakakakilala kay Presidente, si Senator Bongko. So, yun nga, we're hoping naman and praying for the best na yun, sana marinyo naman kung ano man yung tampuhan, ano man yung issue, maayos po sa maayos na pag-uusap. Maasa tayo kasi ang dami po talaga maapektuhan. Mm-hmm. So, pag umabot tayo dun sa renewal, we'll see kung ano po yung susunod. Yung initiative niyo ni Sen, kaya yung nag-volunteer or personal, someone kasi kami talk to nire, you? Walang lumapit. Talk to us on our own lives. Yun nga po yung sinasabi ko, we're not doing this because galing mo kami sa probinsya. Mm-hmm. We're doing this dahil artist na rin. Mm-hmm. At nakikita namin yung magiging epekto nito sa mga kababayan natin na mawawalan ng trabaho sa industriya. From artists to producers, going down. Hanggang utility, makeup artist. Mas concerned kami dun sa utility, makeup artist, employees, na let's say, mga cashier, security guards. Ang dami yun yan, ha? Mas marami yung bilang. I don't know. Hindi ko alam. But thousands of employees yan. All over. Malaki yan. Pero sana naisip yan ni Presidente. Sana, hopefully. Alam ko naman. Alam naman ni Presidente. Alam ko. I'm sure. Baka may ginagawa niya siyang ibang... Malay mo, masurpresa kayo. Lahat naman ito ay puro... I-absorb na something. Baka naman yung sabihin niya, joke lang yun. Puro naman... Baka naman yung ibang trabaho. No? Tayo baka naman, bigyan niya ng mga iba naman yung puro spekulasyon lang, di ba? Ang ating presidente yan. Sabihin niya, tayo ako ng station. Dito kayo. Oo nga, pwede, pwede. Sana, concern lang tayo. Doon sa mga mawawa. Kung ano man yung issue, we're not siding anyone. Nasa kanila po yun kung ano man yung pag-uusap nila. So, we're hoping na maayos lang sana. Thank you, Mark! Thank you.